Bigwas! Ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWKO! Ako si Johnny Reblando. At ako naman si Tommy Abili. Kami ang Bigwas! Yung texter natin na partner, napakahaba. Bagamat araw ngayon ng mga manggagawa, may katanungan siya rito mga kababayan. Ano? Good morning, Bigwas. Mga sir, lagi po talagang inaabagaan ang programa ninyo. Idol po kayo, mga sir. May gusto lang po akong itanong. Total labor day ngayon at sana maiparating nyo po ito sa National Department of Labor. Nais ko lang po malinawan ang mga katanungan sa isip ko. Ano po ba ang pinagkaiba ng pagtatrabaho sa probinsya at ang pagtatrabaho naman sa Maynila? Bakit po may tinatawag pang Manila rate at probinsya rate? Sana naman talakain. Talang sumasakit din ang katawan namin. Talagang sumasakit daw yung katawan nila pag mga nagtatrabaho at naming manggagawa ng SBMA. Ang punto ko po, bakit magkaiba ang sahod sa Manila at SBMA samantalang parehas din naman kinakaltasan ng buwis? Eto, may karugtong pa oh. Karugtong po ito ng text ko about sa Department of Labor. Kung titingnan po kasi natin dahil sa pagkakaiba ng sahod sa Manila at sa mga probinsya, ni, nanawala. Sa probinsya, parang hindi na talaga pantay-pantay ang pagtingin ng bawat isa dito sa Pilipinas dahil yung mga nasa maliliit na lugar, eh parang nasa na ba yun? Text kami siya eh. Parang nawala tuloy ako. Lugar parang maliit din ang karapatan samantalang pare-parehas naman tayong nag-aambag ng buwis, ng pawis para sa bayan natin. Salamat. At umabot po ito sana sa Kongreso. Okay po, ito po. Papaliwanag po natin yan. Ang haba ng text niya, partner. Yung paggawa po, yung pagtatrabaho sa Maynila at dito, pareho lang. Pareho lang kayong gumagawa, parehong nagpapatak ang pawis, pareho ang trabaho, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang po niyan, yung sweldo. Dahil iba po kasi ang rate ng NCR kaysa probinsyal. Ayun. Ganito po yun. Kaya sinabi nilang iba ang probinsyal dahil karamihan sa mga malalaking company, sa probinsyal sila nagtayo para makamura po sila sa kanilang manpower. Ngayon, ang SBMA, ang pagkakalam ko po yan, under po yan ng nasyonal, ay na dapat dyan ay rate po yan ng NCR. Kasi hindi naman po yan local eh. Nasa ilalim po yan ng Malacanang. Kaya dapat ang rate dyan, dapat yan ay ipinaglalaban ninyo na dapat magiging rate ng nasyonal. Rate ng NCR. Dahil nasa ilalim po ng Malacanang yan, hindi ko po kayo inudyukan. Malaya po kayo nyan na ipagsigawan o ibargain yung ganung usapin. Bakit nga naman ano? Pare-pares lang naman ah. Pumapatak yung mga pawis ng ating mga kababayan, yung mga nasa hard labor kung tawagin, no? Iba naman yung white collar job na paikot-ikot yung upuan naka air condition. 'Yon. At saka talaga kaya naman sinabi nila na mababa ang rate talaga sa probinsya dahil ginagastusan pa po magbula doon sa pier, yung mga materials na gagawin ninyo, yung mga trabahuin ay pinamamasahian pa po yan papunta rito sa probinsya. Kaya bumaba po ang rate. De, isa pa yata dito, partner, yung pagdumaan ka dun sa agency. Isa pa yan. Isa pa yan. Pagdumaan kayo sa agency, may kaltas po yun. Pero paalala po sa mga agency, ang dapat ibigay ninyo na rate sa inyong mga manggagawa ay kung ano talaga yung rate na sinusunod, yun po ang inyong ibibigay. Dahil mas mataas pa ang ibinayad ng company sa inyong mga agency. Dahil ganito yan eh. Kung ang rate dito ngayon 280 to 350. 300 yung minimum. Minimum ha? Kasi may 280 eh. 260 to 280 to 350. Pinakamataas yan eh. Yung Maynila naman 400 460 plus 20 pesos cola.
yung may allowance kasi sila eh. Oo. Ngayon, kung yung agency na yan, kukuha, halimbawa, ang rate ninyo ay 280, kinukuha po yan ng agency ng 350. Ganun yun ha. Ibibigay naman ngayon sa mga empleyado, sa mga manggagawa, 280. May tubo sila. Ano naman, mag-iisip kayo, bakit nang ibibigay naman ng company doon, mas mataas naman pala. Kung halimbawa, umabot pa sila ng 380, lagpas pa nga sa minimum, bakit 280 lang ipapasahod sa amin? Ang layunin naman nung company ay makaiwas sila doon sa union. Dahil alam nila na dito kasi sa bansang Pilipinas, maraming organizer ang union. Kasi kapag halimbawa nagkasala ka o gumawa ka ng hakbang na pag-aaklas, pwede po kayong sibakin ng company na walang pakundangan dahil nasa ilalim kayo ng agency. Kapag kayo naman nagdemanda sa National Labor Relation, hindi kayo tatanggapin doon kung ang ididemanda ninyo yung company. Dapat ang ididemanda ninyo yung agency ninyo. Yun po. Yun. Kung sila ay saklaw nung agency, ah. Pero kung direct hiring kayo nung kumpanya, yung kumpanya ayun mismo. Ganito rin po ang labor code ng ating pag-uusapan. Sa labor code po ganito. Kapag ikay nagtatrabaho 5 months, yun ang tinatawag, diba may tinatawag silang endo. Yung matatapos yung kontrata mo 5 months. End of contract. End of contract. Ano? Pero pag lumagpas po yun, at pinagpatuloy kayo ng isang company, pero every 6 months, pinapirma kayo ng panibagong kontrata, pero hindi kayo inilipat, papasok na po yun sa probi, yung tinatawag na probationary. Hindi po kayo masasabi, may karapatan po kayo, may laban po kayo sa NLRC dahil lagpas na po kayo sa 6 months na nandoon pa rin sa kumpanya na yun. Kaya may karapatan kayo na ipaglalaban ang inyong sarili kung sakaling sinibak kayo. Dahil pag umabot ka na ng isang taon, lalabas doon, probationary ka, hindi ka basta-basta matatanggal na doon. Kaya nga ang ibang mga fast food, inililipat ka agad. Pag naka 6 months ka na, 5 months lilipat ka na, agad. Ililipat ka. Panibagong kontrata mo, talaga yung mga yan eh. Babalik ka na lang after 6 months uli o after 1 year. Yun ang procedure. Pero kung nanatili ka sa isang company, hanggang umabot ka na ng ilang taon, may karapatan ka nang ipaglaban ng iyong sakit. Karapatan. Karapatan bilang isang manggagawa. Bilang isang manggagawa. Kasi sa ating provision, sa local code, pag lumagpas ka ng 6 months, umabot ka na isang taon, dapat nga, bibigyan ka na, mayroon ka ng ID na provisionary. Hindi, parang ganito yung partner. Halimbawa ngayong araw na ito, magtatapos yung aking kontrata at hindi mo ako nilipat ngayon. Probi ka na. At kinabukasan, may laban ako sa'yo. Laban ako. At dapat ay probi ka na. Provisionary ka na. Yun, ganun po dapat ang... Isang araw lang ang pagitan yan. Kasi mayroon pong limitasyon. Ang ginawa naman ng mga company rito para makaiwas sila sa union, dahil maraming union, at nakakapag-organize doon kasi papasok yung bargaining agreement. Yung collective bargaining agreement. CBA nila. Yung malaki na po, malaking union na po yun. Doon ka po kasi bumabagsak talaga ang malalaking company pag pumasok na ang CBA. Kaya lang, titignan nyo yung union na papasokan nyo naman. Titignan nyo kung may... kung hindi rin kayo laglag. Kung hindi ka lalaglag at saka bago ma-approvean talaga yung talagang union, mayroon muna yan, tinatawag na yung collective bargaining agreement with the company. Yun. Kung wala yan, by illegal. Ang pagkakalam ko talaga, dapat, ang pagkakalam ko ha, na ang SBMA ay rate po ng NCR. Manila. Manila rate dapat yan. Dahil nasa ilalim nga po siya ng Malacanang. Tama yung sinasabi mo. Talagang mayroon namang seaport, mayroon talagang ano naman eh. At saka hindi siya under dapat ng local. Hindi siya under dapat ng provincial. Talagang dapat siya, under siya ng national. Kasi nasa ilalim po siya. Ng pamahala ng Malacanang. Sino ba ang nagtatalaga ng chairman dyan? Di ba Malacanang? Sino ba ang nagtatalaga ng mga board of directors dyan? Di ba Malacanang? O di ibig sabihin, ang pamamahala dyan ay nasa ilalim ng national. Eh di dapat, national rate talaga yan.
Ayan, dapat maya talaga, sa totoo lang. Tama yung texture nung batang gapo eh. Mm. And then, tsaka sinasabi nga nila na yung rate na yan, eh, talagang kailangan talaga yan dahil napakahirap ata dyan sa loob ng SBMA. Ha, di ba? Nahihirap trabaho. Kaya dapat talaga eh, Chairman, dapat nga siguro yung mga union ninyo dyan, kung sino man yung union ninyo dyan, eh, ipaglaban ninyo. Hilingin ninyo. Alam ko may union nga sa loob ng SBMA eh. Eh, di hilingin ninyo doon na magkaroon kayo ng pag-uusap at i-open ninyo yung ganon na rate na yan. Ang problema, wala pang CBA na nangyayari dyan eh. Ngayon, kung sabihin naman ng mga investor dyan, ay kaya nga hindi kami sa Maynila naglagay eh, dahil dito kami, dahil gusto namin mababa ang manpower dito, ay dipindi sa pag-uusap po ng inyong union. Mag-ingat din kayo sa union, ha? Hindi lahat ng union matino. Ako po si Johnny Reblando. At ako naman, si Tommy Abili. Kami ang Big Big Wash!